Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa Estate Land sa may General Trias. Actually, harap lang po ito ng Lyceum University. Tapos, malapit sa public school. So, ito po yung binibenta, no, na property yan po. Yung bungalow na meron ng kasamang piggery ho yan, pero hindi na po siya operational kasi namatay yung may-ari. Pero buhay pa yung asawang babae. Yun yung nagbebenta. So ang lot area po nito ay 2,290 square meter. Yan, tas may bakod na po siya. Clean title po to, guys. So binibenta niya lang po to sa around 9 million. Itong property ito. May kasama na po siyang bungalow. Tapos may kasama siyang piggery, pero hindi na po siya operational. So yan po yung pinakabakod niya, no? Yan. Maganda po yung lugar niya kasi tahimik po eh, kasi wala siyang masyadong kapitbahay. So kung mapapansin niyo sa side, oh. Kalak. Yan yung ginagawang kalak sa likod, no? Te. Sa likod yan, may ginagawang kalak road yan eh, yung connection papunta sa may Kalax Aguinaldo exit papunta ko ng Santa Rosa. Pero ito maganda. O, Cavite Laguna, no? Cavite Laguna, Batangas. Pero maganda to yung pinakalugar niya, guys, kasi tahimik, oh. Walang masyadong kapitbahay. Kaya kung naghahanap po kayo ng property na ganun, na tahimik. Pero malapit lang ho to sa labas. Siguro ang Pamula Highway nasa 150 meters lang ho siya. Nasa main highway na ho kayo. Sa tapatuto ng Lyceum University, General Trias. So tara ho, pasok tayo para makita nyo yung surroundings pati yung bahay. So nandito tayo ngayon sa gate. Yung pinaka gate nya, main gate. Pasok ho tayo. Ganda to, guys, kasi mura nyo lang binibenta. Yan, so ito yung bungalow, no, sa harap. Tapos kung mapapansin nyo, yan yung pinaka lote. Tapos dito, punong-puno ng mga halaman, no, garden. Tapos meron ditong sinimento, no, parang dire-diretso papunta papasok sa loob. Yan. So check natin dito muna sa kanang side. So ayun yung isa pang gate na tao lang nakakapasok dyan eh. Tapos dito yung pinaka entry ng sasakyan. So ang laki na ito, may malalaking pa siyang mga puno. 2,290. Ayan. Mamaya i-check natin yung bahay, yung bungalow. Ito yung ano eh. Old na siya eh, pero okay pa naman yung ano, bahay. Ang ganda na ito. Maraming mga matatandang puno. Yung lote na ito, guys, 2,290 square meter. So meron siyang malaking ano. Ano yata yan eh, sa tubig. Yung kulay blue, pero tatanong natin. Meron pa siyang solar, oh, sa taas. Tapos mayroong mangga. Ayan, may mga mangga siya. Meron siyang nyog dito. Mga nyog, pero tataas ng mga puno eh. So ang laki ng sakop na lote. Clean title to pala, guys. Clean title yung ano niya, yung papel. Tsaka updated to sa amilyar. Yung pinaka-amilyar niya, laging bayad yan. So napakamura to, guys, kasi meron mo 9M, tapos 2,290, may kasama pang bungalow, tapos may kasama pa siyang dating piggery ito eh. Pero
hindi na kasi namatay na yung pinaka-asawa niya eh. Hindi na nag-ooperate. Ayan. Ito yun eh. Yung pinaka-pigiri. Ang laki. Ang laki ng surroundings. Ang laki ng lupa. Yung lote o dito ay kasama na rin yan, di ba? Ano yan eh? Yung... Hindi yung ano, ano to eh. Yung extra na lot kasi nasa... Hanggang ilog na yan eh. Hanggang sapa na. Ayun o. Kita nga yung tubig dun sa baba eh. Pwede yung gawing swimming pool dyan. Resort. Ibig sabihin, meron siyang may tawag dun te. Excess lot, no? Excess lot. May tawag dun te. O yung dun yung... sa ilog, excess lot. Oo. Yung sa atin pag sa Santras, may tawag dun eh. Yung pag sa lote. Excess lot. Excess yung... Pwede na nila i-operate. Sobrang laki ng excess niya eh. Kasi yung kabila na yung lupa, di ba? Yung dinagtong na yun. Yung dinagtong na yun hanggang dun, no? Yung pader na yun. Excess yun eh. Oh. Nandun lang kasi yung dulo din yung... yung dulo ng pader pwede ng kabila. Pwede nila gamitin tapos pati yun eh. O, no? Oh, pwede nga gawin. Pwede nga gawin campsite to eh. DDK. Malaki, no? Malaki. Pwede natin i-develop lampas yung ilo. Lampas to eh. Lampas ng... Siguro kung susuma total, paabotin to ng mga... Siguro 800 makukuha doon. Oh, sobrang laki. Ito pa yan. Mga lagpas to ng 4,000. Abotin ng 4,000 square meter, no? Dito man po. Iluwag tong figurine na to, Mark. Oo, oh, hindi na nga lang nagagamit eh. Kasi... namatay na yung nag-ano, no? Yung ibenta kasi na matay na. Bakit nga pala binibenta ko ito? Anong... wala na mag-operate kasi... namatay na nga yung ano. Ah. Tapos tapos dilipat na lang sa ibang lugar. Sa kapatid. Sa kapatid. Saan po yung kapatid? Meron sa Laguna, meron sa Cavite. Kaya binebenta na lang oh. Maganda man doon. Hindi din doon. Oh. Ang ganda to, pwede nga gawing resort din to eh. Resort. Itong ano niya. Yung property niya, dito, no? Dito butang ng resorts diyan. Private resort. Tapos private resort. Gawing ano. Ano pangalan yan? Mga kwarto-kwarto ba? Shower. Shower, no? Shower area. Oo nga. Ang ganda pa ng papasok niya, yung pinaka-entry, yun na dun, no? Ang ganda, eh. Tangke ng tubig pala yung kulay blue. Oh, yan yung na-video ako kanina, eh. So, gano'n ka, ano yan? Sobrang dami sigurong, ano yan na to? Sa babuyan, kailangan talaga yun. Sa babuyan, no? Hindi, hindi pala naubusan ng tubig dito. Oo, magkawala na ng... Kopya ka niyo, ano, Mark? Magpatay man sila. May stock pa kayo, stock kayo na tubig. Ay, sobrang laki na eh. Ilang, ano, ng... gano'ng kalaking, ano. Oo nga, pwedeng gawing private resort nga ito. Sa loob. Tara. Pasok naman tayo, guys, sa loob ng bahay. Na makita niyo yung loob. Kaya. Mark, pwede pa sila dito kumain. Dito magluto. Sige lang. Oo nga eh. Ano yun namin saglit? Pwede nga gawing private na natin. Private resort. Sige pa, sige. Tutulog yung anak na ako. Oo. Okay lang. Ito yung pinaka ano. 30, hindi kitchen area yan eh. So, ito yung sala, tulog lang. Ito yung ano, kusina. Maingay kasi natulog ang baby. Ayan, tulog. So, ito yung unang kwarto.
Ayun yung pinakataas niya, ano. Mataas yung ceiling. Yan. So ito yung unang kwarto. Tapos ito yung may pintuan dyan sa loob. Yan, papalabas. May na lang ang boss ko, so kasi natutulog yung baby. Yung kabila, oo. Ito yung papasok, papalabas pala, papunta dun sa gate. Yan. Tapos punta tayo dito sa pangalawang kwarto. Ito yata yung master, no? Hello. Ang laki ng kwarto na ito. Ang taas na ceiling. So dito pala sa bahay, dalawang kwarto. Tapos meron ding pintuan doon, papapasok doon sa isang kwarto na pinasok natin kanina. Ayan. Dalawang kwarto pala to. Bungalow, 2-bedroom. Yun. May solar sila, o solar. May solar. So yun, no? Ang loob na ho nito ay 2-bedroom. 1 toilet, ito yung toilet. Ayan. 2 bedroom, 1 toilet. Jo, nung 2000, ano, nag-revision. Guys, yung itong kausap natin ngayon, yan yung may-ari, si nanay. Tumakas niya 5,000. Hello po. Nasa, ano nga, eh. Siya po yung may-ari ng property. Ate Jo. So kanina, nag-uusap po kasi kami guys kanina about dun sa zonal value dito sa General Trias. Kasi ito, itong property ito, malapit lang to sa Lyceum University, General Trias. Tapat lang to eh. Tsaka, may Kenny Rogers na dyan. Oh, tsaka yung, ano, yung hotel. Ano bang hotel yun, te? Bailip, no? The Bailip Hotel. Oh, Bailip. Alam ko, likod, no? Alam ko ang Bailip Hotel, 5-star hotel yun eh. Dito sa General, no, dito sa General Trias. Ito, pamula doon sa mismong ano, itong property nito ni nanay. Pamula mismo doon sa Lyceum University tsaka Bailip. Mga siguro 150 meters lang 'to eh, pamula highway. Ang lapit lang. Eh nag-uusap kami guys about doon sa zonal value. Kasi ito ang zonal value ngayon sa General Trias. Anong taon po 'yun ay nung sinabi niyo? 2015 nag-inquire sila sa. Oh, eh ano ngayon, 2024 na. 24. Oo, oh, eh nung 2015, ang magkano ang zonal value? Zonal value nun, 5,000. 5,000 per square meter. So, kung susumahin mo dun sa lupa ni nanay, 2,298 times 5,000 na, abotin na ng 11M. Lupa pa lang yun ha, lupa lang property. Ito, may kasama pang bahay. Tapos may kasama pa siyang figure. Pero ito kasi, so matotal, kasi merong isang excess lot na 800 square meter. So sa 2,298 plus 800, papalo na siyang 3,098. So ang laki ng lote. So, kung i-ano natin sa zonal value, 11 million na siya. Pero yun nga, sinasagad lang ho ni nanay ito sa halagang 9 million. Net, yan. Murang-mura na to guys. Kaya kailangan mabili nyo na. Paunahan na lang kayo. Paunahan na lang. Oo, kasi marami na rin naka-listing dito na bibili. Pero, I guarantee you guys na yung papel nito, malinis to. Clean title, updated pa yung amilyar. Dami pang prutas, no? Oo, dami ng prutas, bearing trees eh. Yung kanina, yung binibidyo ako ngayon, yung kulay blue. Para mapatay siya? Ano pala yan eh? Istaka ng tubig. Baka malakas ang hangin. Baka mabali-bali at lakas na. Ay, yung pamangkin ko, sabi niya, tinuruan ako nung aking tubig sa Laguna na gano'n ang gawin. Nagawa. Konti-unti yung mga konti. Ang ganda rito, parang ano eh, nasa ano ka eh? Province. Oh, province type, no? Oo. Retirement to Mike. Ang ganda ng lugar eh. Maano pa yung simoy ng hangin. Tahimik pa dito. Walang kapitbahay eh. Oo, kasi kung gusto mo na hindi crowded yung gusto mong matirahan, ito, ideal na lugar to. Ibig sabihin,
Meron pa pala siyang kwarto sa baba. So, check natin guys no, para makita nyo. Meron to palang kwartong underground dito eh. Oo, ilang taon na ito? 2,000. Oh, ito. Kulungan na to ng aso eh. Hindi na pigiri. Nawa kaya o. Saan? Kwartong underground? Yan. Oo, dyan. Ah, ito. Ang parte hindi ko lang napapalinis. May kusina pa doon sa dulo. Oh. Ah, oo nga no. Dulo meron pa. Inadmire lang namin 'yung mga pwede. May kwarto pa rito underground. Tapos may kusina pa. Ilalim to ng piggery. Ah, ito pala yung sinasabi nilang kwarto. Para hindi bababa. Ang laki ng excess pa niya itong lupa eh. Laki, itandere, mayabot yan, 3,000 yun. Meron pa siyang mga bamboo eh. Babaan lang natin konti guys para magka-idea kayo dito sa ano. Excess lot. Ang lako ko pa lang ah oh. Nandun sa bakod na yun oh. Tapos puro ano siya, bamboo tree. Ang gandun pa yan eh oh. Tapos may sapa dun. Sapa. Zoom natin. May isa pa. Hindi kami pagbibigyan ng permit. Pero may hagdanan pa baba. Nakita tayo. Meron pa palang ano. Anim na ano, langka. Langka yan. Langka to no? Langka. Oo na muna yan. Muna yan langka. Na, sarap pa naman sige lang. Ang sarap ng langka, Mark. Tapos ito, ano to eh? Yung makabuhay? Oo. Tapos maraming ano, mangga. Ito manggang kalabaw. Ay, oh. Hindi, Indian mango. Maraming Indian mango sa likod. Tsaka may puno ng nyug. Rambutan. Oh, may rambutan pa. Ay, ito rambutan to. Rambutan tong punong to. Oo. Oh. Marami palang fruit bearing trees to eh. So yun guys no, kung interested kayo dito, ipa-flash ko yung aking number, tawagin niyo po ako. Para makita niyo po ito ng personal, maganda to kasi. Ma'am, dito na kami. Muro lang binibenta ng may-ari. Salamat po. So, bye. Bye po, nanay. Salamat po sir. So kung nasaan mo kayo naroon guys, ingat lang po kayo dyan. Stay safe. God bless to everyone. Oh, so ito yung ginagawang kalaks guys. Ang lapit lang. Ito ipapunta doon sa mismong property na binidyo ako kanina. Ayan oh. Diretso yan doon eh. Diretso yan hanggang doon. Ayan ang kalaks. Ayan.